Ay, magandang hapon mga boss. Vlog na naman tayo. Shout out Mary Joy Clayton, Doktora MJ, my friend June Agabao, Steve Agabao, Tom Bakay, June Gabriel, Chato Casco, Joseph Casco, shout out sa inyo ha. Apolinar Family of Bayan Luma, Imos Cavite, Esther Zeni, Alice Christian Zen, July 7 Alcantara, shout out ha. Chairman Iyo Mateo, anak Eman Escalona, shout out. Anak Aboy, shout out. Dolor Garcia, my friend, shout out ha. Adoracion Timaranan, China Gam, Jargon, shout out Jargon. Kayla SKL Vlog, Pits Rumingan, Popoy, shout out Popoy. Ras Soriano, my friend, shout out. Paring Rick Rivera, Joyce Rivera, shout out. OG Florentine, shout out sa inyo ha. Magbigay lang mo tayo ng reaction dito, tsaka magbigay din mo kayo ng komento nyo mga boss. Apat na mga lugar sa Pilipinas kung saan pwede magtayo ng military facilities ang Amerika. Malaking tulong sa Magdadagdag daw na apat na lugar ang Amerika dito sa Pilipinas. Malaking tulong daw. Tayo sa West Philippine Sea ayon sa security experts. Pero sabi ng China, nagpapataas ito ng tensyon sa rehiyon. May unang balita si Chino Gaston. Ilang oras bago bumisita si noong US President Barack Obama sa bansa taong 2014, pinirmahan ng mga opisyal ng Pilipinas at Amerika ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sa ilalim nito, pinapayagan ng Amerika na magpasok ng mga sundalo at military equipment sa loob ng mga kampo ng AFP. Payag naman pala ang Pilipinas eh. Noong 2011 yata ito, nagkapirmahan. Oo, sige, tuloy. Pinapayagan din silang magtayo ng military facilities gaya ng radar sites, runway at mga pandalan na pwede din gamitin ng mga sundalong Pilipino. Lima ang orihinal na lokasyon niyan sa Palawan, Pampanga, Nueva Ecija, Cagayan de Oro, sa Misamis Oriental at Cebu. Ngayon, sa pagbisita ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III sa bansa, inanunsyong madadagdagan niyan ng apat na lokasyon. Hindi pa kinukumpirma ng Department of National... Yan, magiging siyam na. Maganda. Ewan ko sa inyo ha. ...of defense kung saan ang mga ito. Pero posible raw ilagay yan sa mga lugar na dating sinalanta ng pagbaha at bagyo para agad makatulong ang US military gamit ang kanilang mga helicopter. Noong 2022, sinabi ng militar na hiniling ng Amerika na ilagay ang ilang EDCA sites sa Cagayan Province, Zambales at Isabela. We have agreed the state. Magkakaroon dito sa Isabela, maganda ha. Sige, tuloy. The sites will be concluded once we have already made collaboration also with the local communities. Para sa isang security analyst, malaki ang silbi ng mga EDCA sites sa pagbabantay sa West Philippine Sea at sa paglikas ng mga Pinoy sakaling magka-krisis sa ilang bahagi ng Asia tulad ng Taiwan o sa Korea. We are in an alliance. We expect the United States to assist us in the West Philippine Sea South China Sea dispute. And the U.S. would also seek our assistance just in case you have major conflicts into those two flashpoints. Ayon sa Department of Foreign Affairs, $82 million na ang nailaan ng Amerika para sa infrastruktura sa limang kasalukuyang EDCA sites. We're not seeking permanent base in the Philippines. ECA is a cooperative agreement that enables rotational activities. It also provides us the ability to respond effectively to sa pag-aharap nila Pangulong Bongbong Marcos at Secretary Austin, binigyan din ng Pangulo ang anyay matibay na ugnayan ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng anyay komplikadong sitwasyon sa Asia-Pacific region. As we traverse these rather troubled waters, geopolitical waters, economic waters that we are facing, I again put great importance on that partnership, specifically with the United States, but all partnerships that, and alliances that we are able to make with our friends around the world. It seems to me that the future of the Philippines, and for that matter the Asia Pacific, will always have to involve the United States. Pinaabot naman ni Austin ang hangarin daw ni U.S. President Joe Biden na mapatibay pa ang relasyon ng dalawang bansa.
you are a key ally and an important ally. From the defense perspective, we will continue to work together with our great partners to build and modernize your capability as well as increase our interoperability. Sa ulat naman ng Reuters, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na nagpapataas ng tensyon at nakakaapekto sa regional peace at stability ang ginagawa ng Amerika na pagpapalakas ng military deployment nito sa rehiyon. Aniya, dapat daw maging maingat ang mga bansa at iwasang makompromiso ng Amerika. Ito ang unang balita, Gino. Anong mga boss? Anong masasabi nyo dito sa balita ito? Siguro napanood nyo na to, no? Kailan lang naman to, eh? Oo. Para sa akin, ha? Bakit nakikialam yung China sa desisyon ng Pilipinas? Diba? Sila nga, hindi sila humingi yata ng permiso. Basta sila nagtayo ng isla nila doon sa inaangkin nila na sa kanila, eh. Yung West Philippine Sea, di ba? Oh. At dinaan naman natin sila sa diplomatic na sa UNCLOS na panalo tayo. Oh, di ba? Na sinasabing wala nga silang karapatan doon. Pero para sa kanila, yun ang sabi nyo. Sa amin, hindi. Amin to, eh. Oo. Paano yun? Hindi. Maganda, eh. Diba, sabi nga, nung analyst, di ba, na maganda yung gagawin. Dahil magkakaroon tayo ng parang depensa. Oo. Dati 5, ngayon magiging 9. Magkakaroon pa rin sa Isabela. Oo. Maganda. Oh, hindi naman tayo nakikigera. Oh, pero malaking protection sa atin 'yan. Dahil gaya nga ng kung hindi lang napalayas yung base militar ng Amerika rito sa Subic, eh. Baka hindi nakapagtayo ng ganyan yung ang mga Chinese dito, eh, 'di ba? Mga boss. No. Eh bakit bigla silang nangingialam na kung ano-ano sinasabi nila? Na pagpapataas daw ng tensyon. Bakit? Anong tensyon ba ang tataas? Ah, mga boss, anong tensyon? Nagpaalam sa atin, nagpaalam yung Amerika na magtatayo sila dito. 5, ngayon ginawa nilang 9. Dadagdag pa sila ng 4. O, di 9 na. Payag naman, eh. Di ba pumayag? Payag ang Pilipinas. O. Tapos bigla sasabihin ng China, magpapataas ng tensyon? Bakit? Bakit magpapataas ng tensyon? Gigirahin nila ba tayo? Sinasakop tayo, yun ang alam ko. Dahil yun nga, nag-usap silang dalawa ni Xi Jinping. Nasasabi, pwede ng mangisda kayo dito sa lugar nyo. Oo. Mamaya, eto na naman, tinaboy na naman ulit yung mga pobreng mangingisda. Mga kawawang mangingisda na dyan lang nabubuhay sa pangingisda. Nag-usap na raw, tapos mamaya, ano naman. Diba? Ilang beses naman na parang binubuli na talaga tayo nito China. O ngayon, para sa akin, eh, pabor ako dyan, eh. Ano para sa inyo, mga boss? Oh. Yan nyo na to, eh. Sa inyo na rin tong mister sa totoo lang na to, eh. Dahil yun nga, yung mga komento nyo, binabasa ko naman lahat, eh. O, diba? Naayaano natin sa social media kung anong mga sinasabi ninyo, eh. O, diba? Yung Amerika, hindi mahirap kausap. O, diba? Natapos yung kontrata nila sa Subic. O, hindi na sila pinag-recontract ng Pilipinas dahil sabi nga ng Pilipinas, hindi na namin kikailangan. Miss na kayo rito. Hindi na namin kayo bibigyan ng kontrata rito. Umalis na yung Amerika. Ganun lang kadali. Tapos na yung kontrata nyo rito. Alis na kayo. O, di alis. O, ngayon, ito naman. Sabi ng Amerika, baka pwede kaming umuna dyan. Pwede, sabi. O, di ba?
Eh bakit? Ito na naman yung incheck. Yung ginagawa niya na yan, ha? Magpapataas ng tensyon niya, ha? Ano yun? Ano yung takutan? Paano tataas ang tensyon? No. Kaya nga sila magtatayo dito sa Isabela kung saan mga dating nasasalanta para makatulong sila ng pag-repatriate kung just in case na magkaroon ng problema o yung paghahakot ng mga na, nasalanta ng bagyo, tutulong sila. Ganda, di ba to? Maganda yung layunin eh, ng Amerika sa atin eh. Ewan ko ah, para sa inyo mga boss, kung maganda o ano. Oo. Oh, hindi kagaya yung China. Yun, gusto nilang sakupin yung ano. Oh, ngingisda lang yung mga pobreng mangingisda eh. Bubombahin nila ng water cannon, tataboyin nila, kung ano, tapos tayo naman, diplomatic protest, puro ganun na lang. Oh. Mantalang may napapanood ako, Taiwan nga eh. Pag pumasok sila, Taiwan na, oh. Sa Korea, ganun din, oh. Vietnam, ganun din. Pag pumasok sila, tataboy sila. O dito, baliktad eh. Tayo tinataboy. Sa sarili nating karagatan, tayo tinataboy. Oh. Eh, ano? Sa, ano ba tayo? China na ba tayo? Ano ba tayo? Natuloy ba yung deal na gagawin tayong tag dito, Province of China? Ah, Republic of the Philippines, Province of China? Hindi pa naman yata nagkapirmahan dun eh. Ha, di ba? Wala. Ah, ano, mag-comment kayo mga boss. Marami, salamat sa mga nanood ng vlog kapon at maraming comments eh. Mag-collab na ho tayo. Yan lang ano ko, tanong. Bakit ganun? Anong masasabi nyo sa galaw ng China? Oo. But na, para sa akin, nakikialam eh. Diba? Oh. Nagtuusap yung Amerika saka Pilipinas. Bakit eto biglang papasok doon siya? Yung ginagawa niya na yan, ha? Papataas kayo ng tensyon, ha? O ano? Hey! Ewan ko sa inyo, mga boss. Mag-comment po kayo dyan. Hindi, para sa akin, ayos yan. Oh, at least, hindi lang naman para sa akin. Sabi rin nung ano, diba? Nung balita, na okay yan. Oh. Diba? Depensa natin yan. Oh, diba? Oh. Kung titirahin tayo, mayroon tayong depensa. Eh, hindi kagaya ganyan. Ayan. Puro tayo diplomatic protest. Na siguro nakita nyo naman yung nangingisda. Bigla sasagasaan nung ano, lubog. Oh. Takot na takot yung mga mangingisda dahil andyan na yung mga China. Bumbombay sila. O palalayan. O ngayon, baka hindi nila magagawa yan. O. Diba? Kung minsan, pag maliit ka, meron kang kaibigang malaki. Eh, paano ka lalaban kung maliit ka nga? Eh, meron namang handa sa'yo tumulong na malaki. O. Eh, wala, hindi naman tayo nagkikipag-away sa China eh. Sila itong nag-ano rito eh. O, nanggugulo rito eh. Diba? Si Diggs lang ang kaibigan nila eh. O, diba? Tapos, o, bakit sa mga ibang bansa, hindi nila magawa yung ganyan. O, diba? Sige, mag-collab na po tayo mga boss. O, mag-comment po kayo ha. O, may bagong subscriber. Moon Mamu. Good PM sir, watching from Japan. Shout out sa'yo. Rolando Resco. Ah, sabi niya. Malapit na kasi eleksyon. Akala natin totoong nagmamalasakit sa tao po eh. Mga sindikato ng Davao. Ito yung comment nyo doon sa vlog ko kagabi. June 360 my friend, shout out ah. Balong Boy Hong Kong, shout out Balong. Brother Elias Isio, shout out ah. Elizabeth Iscare, sabi niya. Good evening, Sir Rox. Naku, yung si Bongo, umepal na naman at binobola lang mga Pinoy niyan. Halatang ginagawa niya kuno, may malasakit ha. Sinong mabobola niya? Yung 31 million daw. Ah, patawa ka, sabi ni Elizabeth Iscare.
Ha? Di ba, nagmamalasakit naman si Ibong ko, di ba? Kailangan niya. Pag-aralan mabuti to at may toro pa, di ba? Pag-aralan ko to ng 10 beses, di ba? Kaloy, Kaloy. Welcome to the club. Salamat po sa nagdadagdag na subscriber. Huwag po kayo, huh? Wag po kayo agad maniwala dyan kay Bongo. Kunyango yan. Ganun ba? Hindi man ako niniwala eh. Alrem Morales. Welcome to the club. Xerox, si Bongo, isang taong gusgusin lang. Yan. Makampo ni digong nyo, sabi niyo. Kung alam yun ah. Mukha namang malinis si Bongo. Elizabeth Iscari ulit to. Xerox, sana yung mga pinagnanakaw nila sa kabanambayan, ilabas na nila. At yung mga maharlika pan na gusto nyo, dyan nyo na ilagay para mas okay. Okay din si Elizabeth Iscari ah. Kunwari lang yan, ang mga yan. Yung dapat na bayaran ng mga Marcos sa tax nila, doon nila ilagay din. Diba, Sir Rox? Tama ka dyan, Elizabeth Iscarica. Fernando Ribong, shout out ha. Sabi niya. Pag mamukha pa lang ni Bonggago, Bonggo, eh nakakasuka na ang itsura. Pareho ng kanyang among ogag din. Filter Marie, shout out Filter Marie. Gandang gabi Sir Rox. Dapat kumuha din sila ng puhunan kay Kibulok, Sir Rox. Kasi dami ding naipon yun sa pamamalimos sa mga tauhan niya. Sabi ni Digong, ano kayo? Siniswerte? Nakakasuhan na nga ako dyan. Ingi pa kayo sa akin. Ino to? Ibilio Nazareno. Shout out, welcome to the club. Neck mo, panggago. Kala ko, ang sasabihin mo. Filter Marie, shout out. Ay naku, Karox. Pag kumita yan, sila-sila lang din maghahati-hati dyan, ha? Ewan ko ba? Ha? Pera ng land bank, mga pera ng mga bangko ng gobyerno, yun ang target eh. Ha? Jose Marie Diego, welcome to the club. Tama ka, Karoke. Sila na dapat mag-invest dyan, o. Diba? Nga eh. Friend Amy Bingson, shout out. Sabi niya. Sus, naantay kong tawag mo, friend eh. Baka busy si friend Amy. Ha? Sabado ngayon eh. Ayaw nga pala. Busy nga pala siya. Sabi niya, sus, kung alam nilang kikita yan, edi sila mismo ang magbibigay ng pondo. Eh kaso, suntok sa buwan yan eh. totoo yan. Ah, kaya nga eh, di ba? Si Reynaldo Gonzalez, oh. Kikita naman, Ma'am Amy. Kaso, yung bulsa. Oh, sumagot si Reynaldo Gonzalez. Galing mo rin, ha, Reynaldo ka. Si Elizabeth Iscari ulit, oh. Ha? Si Rox, naalala ko tuloy nung eleksyon. May nakasakay akong taxi driver na maka-BBM. Grabe. Ang sabi ba naman niya sa akin, bakit daw ayoko sa Marcos? Sabi niya, wala naman daw katibayan na nagnakaw daw mga yan. Ha? Ang sagot ko, bakit di nyo yan alam? Eh buong mundo nga, alam yan eh. Ang dami ng nasequester na mga ari-arian nila at dami pang nakuhang mga nakaw na yaman ng Pinas, alahas ni Imelda, gold bars, at daming mga dulyar nakasama pati nabisto na din yung ilang daang account nila sa iba't ibang bansa. Di pa nyo alam? Wow, ang tawag dyan, tanga at bobo kayo. Sabay tawa. Nagalit yung taxi driver sa akin, sabi niya. Tawa ng tawa si Elizabeth Iscari. Ewan ko mga ba sa mga yan, parang ano, no? Parang okay lang kung napapanganak nyo lang eh. Nang patingo. Jose Marie Diego. Welcome to the club.
Bongo, Michael Young, Dennis Uy et al. Sobrang malasakit kay former President Duterte. Matauan niya yan. Sumagot si Rodolfo de la Cruz. Huwag na tayong maniwala dyan kay Gunggung. Inutil yan. Galit ka na naman. Reynaldo Gonzalez, sabi niya. Malasakit sa sariling kapakanan. Bakit sa Maharlika lang, bakit sa Maharlika lang yang bakit sa Maharlika lang niya nasasabi na walang pisong masasayang? Pag bilyon-bilyon para mali laptop alang imig, paano maniniwala pa tao? Ang ganda magsalita, pangit naman ang gawa. Bone goat. Bone goat, ah. Bongo, anong bone goat? Kukuk, welcome to the club, Kukuk. Kukuk 6570. Sabi niya, Bongo, sindikato mga yan ng Davao, sila nila Duterte at Bato de la Rosa. Sila ang dapat mawala sa gobyerno, mga sinungaling yan, Karox, ICC na lang talaga ang pag-asa ng mga Pilipino para panagutan nila ang kasalanan nila sa bayan. Talaga, ko ba rito kay His Excellency? Kukuk. Kukuk, ah. Friend Sherwin Sapeda, shout out, ah. Sabi niya. My belated happy birthday greetings to our sister Rachel Isguera. Wish you all the best. God bless you, sabi ni friend. Shout out, Rachel Isguera. Daming bumabati pa sa'yo. Sa 11 pa yung ano, Prince Sherwin, ang kanyang celebration daw sa February 11. Malapit na ang araw ng mga puso, ah. Kikita na naman ang hotel. Aga-agahan yung magpa-reserve, ah. Okinawa, Japan, Andres Baltasar, shout out, sabi niya. Yan si Bongo. Nagamit niya ang malasikwat, Yan si Bongo, nagamit niya ang malasikwat center. Akala naman nabibigyan niya ng tulong galing sa bulsa niya ang pera na sa totoo lang galing sa PCSO. Malasikwat ba? Malasakit! Anong malasikwat? Ang gagaling niyo talaga mga boss, ha? Nga? Madam Brunhilda, shout out sa iyo, ha. Good evening, Sir Rox. Nanakawin na naman ng mga Marcos ang Maharlika Pan. Maiba po tayo. Yung lindol sa Davao kahapon, magnitude 6 daw. Ang tanong, nasaan si Kibulok? Oo nga, no. Asa ka nga ba, Kibulog? Kibulog. Kibuloy. Apong Tedsan, Okinawa, Japan. Ha? Si Prince Sherwin Sapeda ulit, oh. Gandang gabi po sa iyo, Sir Rox, at sa atin pong lahat ng mga kapatid sa Rocky Warriors. Masasabi ko po sa topic mo today, damihan mo pa po ang inom ng tubig. Inom ulit ako tubig. Mahaba-haba ito, eh. Ha? Gandaan mo po ang buwelo at nang makahinga ka ng maayos sa topic mong nakakahulog upuan sa lupit. Weh. Di nga, Sir Rox, sabi niya. Nabasbasan kaya siya ni Kibulok kaya biglang nagbait-baitan. Baka pinaliguan ni Kibuloy ng ano ito, eh. Ha? Yung ano ba yun? Hindi naman ang tawag doon. Holy water sa ano, eh. Sa Katoliko. Ewan ko kung anong water pag si Kibuloy ang nagpaligo. Mineral water pinapaligo ni Kibulok, eh. Kibuloy. Ha? Okay na, mukha ka nga. Sabihin niya, yung drama niya na yan, doon sa lolo niyang lawlaw ng detlog visit. Ah,
Baka sakali mapaniwala ng kahit 1% pag may nagawa siya sa Parmali. Oo, tama. Kaway-kaway tayo, waka nga. Bawal pikon, bossing bungo. Kilala mo ba si Bungo? Ibigan ko yan eh, si Bungo. Mike Villanueva, welcome to the club, Mike Villanueva. Sabi niya, nakakasuka na ang bonggok na yan. Bilyones ang ninakaw niyan noong panahon ni Duterte. Ay nako, bonggok ay bonggok. Bunggo, ha? Poli Tomine, shout out ha. Tama ka, Karoke. Pagkaperahan, bakit? Pagkaperahan, ha? Pagkaperahan, bakit isama pa ang pera ng bayan? Mga ugok, mga politiko. Galit si Poli Tomines. Si Rachel, oh. Shout out, Rachel. Rachel Isguera. Ha? Thank you sa mga bumati sa birthday ko. God bless you all. Good evening, Ma'am Amy Bingson, sabi ni Rachel. Erwin Barela, my friend, shout out. Bongo, isang rubber stamp senator sa Senado ngayon, sabi niya. Oh, Erwin Barela ulit. Rubber stamp ka ba, senador? Ah, Bongo? Ay, Bongo. Ah, Erwin Barela ulit. Ito pa mga rubber stamp senator ngayon na nasa Senado. Ay sina Bato de la Rosa, Lito Lapid, Bong Revilla, Mark Villar, Robin Padilla, Mig Subiri, Sani Angara, Ivy Marcos, at Cynthia Berrillaro. Dami naman. Si Prince Erwin ulit. Nabasbasan siguro Xerox ng tubig galing sa bundok ni Kibulok. Kaya biglang umiba ihip ng hangin. Pero teka-teka Xerox. Parang kataka-taka-taka-taka. Ang dating malupit, biglang bumait. Pwe, bigla akong nasuka, Xerox. Mary Joy, Doktora. MJ, my friend, sabi niya. No to Maharlika Investment. Senate, Congress, the House of Thieves. Naku, nagpabango na naman si Bongo. Kasi eleksyon na sa 2025. Wake up, Philippines. Be wise. Ay, Bongo. Tell that to the Marines. Kanina magkakwentuhan kami ni Plan MJ. O, totoo. Ang haba ng kwentuhan namin. Ha? Parang ano rin siya eh. Parang sila Amy Bingson din siya eh. Oo. Ha? Sila Amy Bingson, sila Dolor Garcia. Oo. Sila Plan Sherbin. Ganun din sila magpagkwentuhan. Puro tawanan lang kami kanina eh. Totoo. Hmm. Nasa LA to eh. Prince Erwin eh. Si MJ. Oo. Dating ano rin siya. Retired nurse. Oo. Tuloy natin. I feel sad and sorry, Mr. Causing. It's a chilling effect to all attorneys posting their cases of their client in social medias, Facebook. As what Bud Blackcaster said, the reason Mr. Causing was disbarred so he cannot cross-examine Bantag. Please, Lord, enlighten the minds of the Supreme Court that they will reverse the disbarment of Mr. Causing. Baka malabo na yan, Pren MJ. Hindi na ma-reverse yan. Teka nga pala. Ang abogado na di-disbar, paano naman yung mga doktor? Ha? Na nagiging nagagamit ng ibang mga sindikato sa pag-certify nila na itong preso na ito ay namatay ng natural death. Hindi ba pwedeng matanggalan din kayo ng lisensya? Ah? Eh, maliwanag ko yan eh. Nakikipagsabuatan sila eh. Kasi nagse-certify sila na ang ikinamatay nito ay natural death. Yung pala, sinukloban ng plastic sa ulo, sabi ni Dr. Porto naman, yung forensic expert. O, di ba? Dapat matanggalan din sila ng lisensya. Magkano ang ibinayad sa sertifikasyon nyo para palabasin ninyong natural death? Di ba? O. Eh kung ang abogado ay nadidisbar,
dapat kayong mga doktor na nakapagamit, ha, dito sa mga taong ito, dapat kayo matanggalan din kayo ng lisensya eh. O. Ba? Certify kayo na certify na natural death eh. Mayroon kung ano-anong nilalagay ninyo. Yung pala eh, binaril. O. May tama ng bala sa ulo. O. Tumang ko sa inyo. Rudy Bulay o. Oh. Shout out Rudy Bulay. Ginamit lang ang salitang malasakit para sa pansariling agenda. Bakit noong investigasyon ng bilyones ng Parmali, anomaly, walang imi? Wala akong tiwala kay Bong Gonggong na yan. Sabi niya, galit ka na naman, Rudy Bulay. Ferdinand San Juan, shout out ah. Good evening, Karox. Kung ano man yung plano na Maharlika Pan, ipagdasal na lang natin na mapabuti ang resulta niyan kung hindi mapigilan yan. Tanging Panginoong Hesus na lang ang ating pag-asa sa nagaganap sa ating lipunan. Pagpalain at gabayan po tayong lahat ng Panginoong Hesus. Totoo yan. Walang imposible kay Lord. Ha? Kita niyo ako. Hindi naman ako dapat nandito. Totoo, hindi. Oo. Nang dahil lang doon sa pandemya, nainip ako sa bahay at saka yun nga yung daing ko, yung aking ano sa dito sa aking hipag na baliw, ha? Kaya ako napunta dito. Totoo yan, mga boss. Tanda ko na, ngayon pa ako magbablog. Hindi nga ako marunong gumamit nito eh. Oh. Ang gamit ko lang yung Nokia, yung keypad, ganyan. Oh. Kasi, tawag lang naman sa Katex eh. Oh. Pero yun nga. Oh. Hanggang ngayon, hindi pa ako masyado marunong gumamit ng mga ganito. Oh, tatawagin ko pa yung anak ko. Oh. Si Jay Ventura. Oh. Shout out, Jay. Sir Rox, senador pa pala. Yan si Bong Sandok Go. Bait! Sandok ba ang middle initial nito? Tahimik kasi yan, walang ginagawa. Sabi niya. Si Akira, shout out Akira Milus. Good evening po dyan sa inyo, Mr. Sato Tolang. Good evening. Sumagot si Kalat niyo. Hanggang ngayon, walang kawala talaga. What's wrong with that? Sabi niya, oh. Oh, nothing, sweetie. Nothing is wrong. Nakakatuwa nga. Eh, I can't help but make a big smile every time, sabi niya. Okay, sabi ni Kalat niya. Sabi ni Akira. Doc Phil, shout out, Doc Phil. Greetings from Cambodia, watching you. Salamat, Doc Phil. Rodolfo de la Cruz, oh. Sana matuto na itong mga butante. Bumoto pagbig... Ha? Sana matuto na itong mga butante. Bumoto. Sana matuto na itong mga butanteng bumoto. Pag binigyan kayo ng 500 o 1,000, kunin nyo, huwag nyo nang iboto para mawala ang magnanakaw sa gobyerno. Ang problema nga dyan, Rodolfo de la Cruz, pag binigyan ka ng pera, tatakuting ka pa eh. O ha, baka hindi niya iboto yan ha, alam namin yan. Itatanga-tanga naman yung mga hindi, marami yung tatanga-tanga talagang butante. Oo. Pag tinanggap nila yung pera, talagang obligado na nilang iboboto. Bihira lang. Yung tatanggap ng pera, hindi iboboto. Bihira ho yan. Lalo na doon sa mga nasa kalibliban na puok. Oo. Tsaka doon sa mga nasa squatter. Ganun po yan. Kasi nga, katwira nila, maski naman sino manalo, ganito pa rin ang buhay namin. Kaya walang mangyayari. Kung sino maraming pera, siya mananalo. Da? Kalahat nila naman, oh. Hello, Binibining Akira Milos. Good day. Ingat. Sumagot naman si Akira. Oh. Good day too. You take care.
Hi there. Thank you, Lord. Sa wakas, umahon din. Thank you sa pagsilay sa munting school natin. It's been a while. Hope you're doing well. Keep warm. Kadyan sa inyo ha, miss you a whole lot, sabi niya. Sabi ni Kalat ni. Ito. Eknar po. Hirap naman ito. Eknar Krishnar. Welcome to the club. Bonggago, yun lang pala ang comment nito. Rolando Cruz, shout out. Sabi niya, may maniniwala pa ba sa mga yan sa loob ng 6 na taon? May napala ba tayo yung pera ng Parmali, di ba? Nasayang sa mga Chekwa. Maria Croasan, shout out. Pag-aralan ng mabuti, how to corrupt again? Yun ang sagot ni, yun ang comment ni Maria Croasan doon sa sinasabi ni Bunggo na pag-aaralan daw niya mabuti. Pag-aaralan ng mabuti, how to corrupt again, ha? Anak Irene Cortel, shout out, ha, sabi niya. Hello Tyrox. Naku, nagdrama na naman si Sandok. Bakit masandok ang tawag nyo? Yung bababa niya, mahaba ba? Yung, parang hindi naman halata. Dapat kutsara na lang. Gayang-gaya ang isip ng amo niya. Kunwari, mahal ang Pilipinas. May pahalik-halik pa sa plug. Tae talaga ang mag-amo. Kailan kaya sila mahulugan ng durian sa ulo? Mga hayop na yan. Galit ka naman, anak Irene Cortel, ah. Pablo Gonzalez, shout out, ah. Yan si Boy Lastico. Lastico naman. Ang mga kanyang ano. Yan si Boy Lastico. At ang kanyang amo, mas malaki ang ginamit na imbudo compare kay Hello Garci. Oh, totoo. Shirley Puertes, Shirley Jacero. Napansin din pala ninyo yung sinabi ni Duterte, unahin muna daw nila yung DOJ. Talaga, siyempre ah. Shirley Jacero ulit oh. Basta ang nagsalita ang grupo ng mga yan, matakot na tayo at puro kabaligtad ang lahat. Di ba sinabi na nga ni Kapersi, lahat na sinasabi ito, baligtad. Totoo naman si Kapersi, di ba? Mga boss? Lalo na yung bong na yan, sabi niya. Naku po, asa pa ba tayo dyan? Hindi na. Maasa sila. Yung 31 minions, kung meron nga yun. Rasuriano, shout out, sabi niya. Hi, Carox. As usual, heto na naman ang isang magandang talakayan na galing sa inyo. Hi, naku, Carox. Bugok lang ang naniniwala kay Senatong Bugok. Sayang lang oras makinig dyan sa dakilang Julalay na may kinalaman sa Navy Frigate deal. Zero tiwala ako dyan sa mga tagapagtanggol ni Tandang Bangaw Durian. Sadya talagang masaklap ang kinalalagyan ng ating inang bayan. Salamat Carox at patuloy kayong nagpapahayag ng aming mga hinaing. God bless you more each day. Stay healthy. Stay healthy ka rin, Ras. Si Ras din, oh. Tumpa ka, Carox. Total, sila naman ang may maraming tong. Mga senatong, congressman. Sila-sila na lang ang maghati-hati sa pera sa... Ha? Sila-sila na lang maghahati. Maghahatian ng pera sa kaban. Totoo yan, Ras. Totoo si Bruno. Shout out, Bruno. Kung minsan, hindi ko mabasa yung ano ni Bruno, malupit eh. Yeah. Bongo, may malasakit ka pala sa pera ng Pilipinas. Ipabukas mo nga ang kaso sa Parmali at ipadeport mo si Michael Yang. Yun.
Sinatong! Ay, sinatong. Bruno nito. Si Duterte, ang sinasabi ay puro pagyayabang para hindi siya ilaglag ni Bantag. Ang dami. Bruno naman. Duterte, matanda ka na. Wala na sa Bill of Rights ang mga sinasabi mo. Anong klase kang abogadong gago? Galit siya kay Duterte. Bruno na naman, dami. Oh, ayoko basahin to. Bruno, malupit to ah. Huh? Ayoko to. Ayoko basahin to. Bruno ka ah. Hindi siya natatakot ako ah, pero hindi natin alam kung totoo to eh. Huh? Pero parang may kumakalat nga niyan, Bruno. Oh. Parang may kumakalat niyan. Sa bagay, eh, kung ako man yung ano, babae, eh mandidiri rin ako. Ha? Librado Ludovico, shout out ha, sabi niya. Kayo na lang ang ano? Kayo na lang mga congressman at sinatong. Mga mandarambong, hoy, bongo, lukohin mo yung lelang mong panot. Mga hinduropot, pwe. Hindi na ba kayo nagsawa ng kananakaw? Blessed morning po, karaoke watching from Edmonton, Alberta, Canada. Stay safe and healthy. Stay safe ka rin dyan, Librado. Oscar De Los Santos, shout out ah. Bong Chekwago, tunay na Bicoy, Saga, Bagman ni Digong, at lahat ng mga kurakot at mga inutang sa China. Hindi ko alam yan ah. Jane, shout out Jane. Xerox, i-accept mo na yung friend request ni Jane L. Andun sa nandun si 3J si Hope. Galit na ako, Xerox. Di ko mo makita eh. Jane L eh. Ano ba? Nag-friend request ka ba? Hindi ko nga makita-kita eh. Nahanap ko talaga. Ba't kung di mo na-accept, ikaw talaga kay Jane L ulit oh. Oo, Xerox. Pinapayuhan mo si Aton ni Kausing na huwag isipin ang problema, pero ikaw oh. Yes. Ikaw oh. Pag binabanggit mo yung pangalan ni Grace Chingsay, ayan oh, nagagalit ka na naman. Relax ka lang. Ang abogado mo ang nasa taas. Bahala dyan. I want you to be relaxed and in good mood always. Talaga ikaw, Jane. Xerox, si Jane ulit oh. Xerox. Yung Maharlika Fund na yan ay means of corruption. Kaya hindi i-invest ng mga mayayaman pera nila. Totoo yan, Jane, ha? Ines, shout out. Xerox, sabi niya. Salamat sa everyday na pa-shout out sa amin, Sherbin Sapeda and family. Zeni Christian Zen and family, Esther Apolinar and family, Alice Alcantara and family, God bless you po, your forever supporter in Imus, Cavite. Salamat sa mga taga Imus, Cavite, totoo. Ha? Eh, mabait si Lord eh. Sabi ko sa inyo, wala ako talaga dapat dito. Ines, oo, ha? Kaya ako minsan, ines eh, nagpapasalamat din ako dyan sa swapang kong hipag, ha? Oo, totoo. Yan lang ang ano. Oh, yung kung hindi dyan sa hinayupak na hinduropot na yan, eh, wala ako dito eh. Emily Capistrano, shout out ah. Good evening, Carox. Watching the replay. Paano na ang kaso ni Ka Percy? Kawawang Pilipinas. God bless the Philippines. Eh, asa tayo sa dasal. Ah. Emily Capistrano ulit oh. Marami silang mga bilyonaryo. Sila na lang ang mag-invest. Bakit kailangan ang pera ng bayan ang pakikialaman? Tama ka. Gusto nila sila masusunod. God bless the Philippines, sabi niya. Oo. Maniwala ka, diba? Lulusot sa Senado yan. Lulusot yan. Pero mabibigat ang question ni ano ha? Ni Chis Escudero ha? Malulupit yun. Oo, malulupit yung ni ano ni Chis. Tsaka ni ano to? Si Insan. Si Coco Pimentel ba yun? Oo, lupit din.
Sancho Panza de la Brosa, shout out ah. Reynaldo Gonzalez oh. Malasakit nga ba o oh? Ito na naman to. Oh! Reynaldo Gonzalez kay malasakit nga ba o malala ang sakit? Magalang nga ba o manggugulang? Ewan ko nga ba? Reynaldo Gonzalez, kung ano yun? Palagi ko, mas lamang yung manggugulang at saka yung malala ang sakit. Ayun ako, parang hindi mo babasahin itong mga comment ninyo, ha? Ito na naman si 3JC Opo. Shoutout 3JC Opo. Wow naman. Si Bongo may care sa mga Pinoy talaga. Parang hindi naman. Ang malolokon nyo lang eh yung mga lelong nyong panot. Pasensya na po sa mga panot. Di po kayo tinutukoy ko. Kasabihan lang po yun ha. 3JC Opo naman. Xerox. Hindi lang ako nasusuka kay Bongo. Super sukang-sukang-sukang-suka. Ha? With exclamation point na marami. Yung panmali, ang asikasuhin nyo kung talagang mahal nyo ang Pilipino. Oh, billion-billion yun, diba? Tsaka garapal yun, diba? 3JC Hope ka, ha? Ha? Yung mga incheck sa West Philippines, ipaalisin nyo para makapangisda mga Pinoy. O, kaya nyo yun? Baka naman joke-joke lang yan, Bongo. Eh, natatatawa naman ako. Kaya pasado ang joke mo sa akin. Ay, 3JC Hope ka. Wala pa yung picture mo, 3JC Hope ka. Maganda ka ng maganda. Ito na naman, 3JC Hope na naman. Xerox, talagang malaki ang pinagbago ng Senado ngayon, sabi ni Kaenso. Noong araw, pag sinabing senador ka, ibig sabihin, kagalang-galang, disente. Totoo yan! Totoo yan, 3JC Hope. Oo, totoo yan. Ah. Okay, bakit? Ngayon, naging hiramin kong words mo, Xerox. Super lap-in. O, totoo naman, di ba? Na, panay comedian ang nasa Senado. Bongo, Robin Hood, Padilla, Bato, at marami pang iba. Totoo, totoo, totoo. Ha? 3JC Hope na naman, oh. Pero Xerox, mabait na mabait pa rin ang Diyos sa Pilipinas. Akalain mo, magsasara na yung ibang show, eh, All TV. Ha? Akalain mo, magsasara na yung ibang show sa All TV. Yung kumpanya ni Bilyar, eh. Nalulugi, walang advertiser na pumapasok. Walang nanonood sa mga show nila, lalo na yung show ni Tony G. Di ko rin pinapanood dyan eh. Rupa Goods. At ginawa nila sa ABS-CBN, yan ang parusa sa kanila. Oh, namo karma, di ba? 3JC Hope na naman. Out of topic ulit, Sir Rox. Bakit? Sensya na, excited lang sabihin. Akalain mo, sila Marcos, pinababawi yung mga properties, alahas na nasequester ng gobyerno. What in the world? Pwede ba yun? Ako na rin ang sasagot sa tanong ko. Oo, pwede. Siyempre, presidente eh. Oo. Alam mo na ang pansagot eh, ha? PJC Hope ka, ha? Buti, pinindot ko yung newest. May pahabol, oh. Si Nico Technico. Sabi niya, oh. Si Bongo, nagmamalasakit sa panggagago dahil darating ang eleksyon, bonggago talaga. Eh, abo. Mission accomplished mga boss, nakapag-collab na naman tayo, naging masaya na naman ako, sana naging masaya din kayo, ha? Mag-comment kayo. Para sa akin, yung ginawa nung pagsasalita ng China, eh, mukhang nakikialam sila sa Pilipinas talaga. Eh, wala naman silang pakialam. Ewan ko sa inyo kung pwede silang makialam. Eh, oh. Ano ba masama? Oh, nag-uusap. Gusto nung magtayo rito ng Amerika ng mga ano nila. Mga parang kampo-kampo nila. Payag naman Pilipino. Payag yung presidente.
Bakit? Bakit sila, bakit sasabihin, gumagawa kayo ng tensyon ha? Bakit? Bo, ano yung takutan? Ba mga boss? Oo. Anta lang sila eh. Wala naman silang permiso eh. Nagtayo sila ng isla dun eh. Ng mga parang, ano, laki nung tinayo nila dun sa West Philippine Sea, di ba? Oo. Tapos pinataboy pa nila yung mga ano. Tapos, ngayon, eto eh. Eh. Mabuti pa, di kayo namamuno rito. Eh, masyado kayong magaling sa mga Pilipino eh. Hmm. Iba nakaupo ngayon. Si Presidente Marcos, hindi si Digong ha. Oo. Tsaka ano, malaki pinagsamahan. Totoo lang. Eh kung di dyan sa Amerika, ano eh, baka na-porchap sila, sila Marcos Senior nung ano eh. Kung di sila naitakas, napasok na yung ano, Malacanang, kung hindi sila tinakas ng kano. Ewan ko lang ha, kung meron pang nabubuhay dyan. Eh, galit na galit yung mga tao, inakyat na yung Malacanang eh. O lahat yung mga poster-poster nila doon, pinagsisiraan ng tao, galit na galit yung tao eh. Ewan ko ngayon bakit nag-landslide. God bless mga boss. Nasaan na yung galit na yun, no? Oo, diba? Ay, Pilipino. Eh, wala eh. Yun talaga yung Pilipino. Oo. Kaya ganito ang nagiging... Sa totoo lang, mga boss, ang yaman tayo, mayaman talaga tayo, totoo. Nasa atin ang lahat eh. Abandon tayo sa isda, prutas, gulay, bigas, lahat. Mga minerals, mga ginto, nikel, kung ano-ano. Ang dami nating kayamanan. Bakit ito inaabot natin, diba? God bless, mga boss. Good night. Dasal. Yun na lang talaga. Wala na pong iba.